Good evening! Gagawa na naman tayo ngayon ng chicken curry. Ayan, so meron akong white onions. Meron akong garlic and ginger. Red, green, and yellow bell peppers. And I have green beans. Ayan. So hihiwain ko lang siya according sa gusto ko na size and style. Ako ayoko nung parang perfect na pagkahiwa. So gusto ko ganito lang na pagkahiwa. Oh. Ganyan. Saka depende yan sa inyo kung anong gusto nyo. Ako gusto kong ganito. Yan. And then the yellow one. Gustong-gusto ko yung ano, chicken curry. That's my favorite. Oops. Ayan. Mabilis lang naman to eh. There you go. And then ito, dahil medyo malalaki, hihiwain ko lang siya ng pahaba. So ganito siya. Para meron namang ano, design. Ayan. Itong maliliit yung ganito, di na muna hihiwain yan kasi maliliit na yan. Ooh. Naluluha talaga ako lagi sa onions. Okay na yan. Parang mahaba to. Ay, okay na yan. Carry na yan. Sa yung onions. Yung onions naman is medyo lakihan natin. Ganito yung pagkahiwa. Yan. So, yan. So, ito na yung vegetables. Yan. So ngayon, dahil chicken yung hihiwain natin, kailangan meron siyang ibang knife dun sa vegetables. And then meron din siyang ibang chopping board para hindi siya mag-cross-contamination. So si chicken naman, hihiwain ko lang siya ng paganyan. Ganyan lang siya kaliit. Ayoko ng malalaking hiwa. So, ayan. Ganyan lang yung pagkahiwa. Depende rin sa inyo kung anong gusto niyo. Pero ako gusto ko ganito. Gumagalaw yung ano ko. Alam niyo, dapat kasi lagyan niya ng ano, ng towel o paper towel para hindi siya gumagalaw. O, diba? So, ganito lang, ah. Enjoy. Yeah? Good. I was actually singing. So, ganyan lang, diba? Ang bilis. At least hindi na gumagalaw yung ano ko, chopping board. Kung gumagamit kayo ng chopping board na ganito, para hindi siya gumagalaw, yung sikreto dyan is, kumuha kayo ng paper towel, basain nyo siya, and then put it underneath. Para hindi siya gagalaw. O kaya yung basang ano, basa na cloth. Ganyan.
There you go. Yan, tapos na. So, ito yun yung chicken natin. Medyo marami-rami. Siguro nasa mga 6 pieces to na thigh. Skinless. There you go. Diba, bilis? So, meron akong coconut milk in can. Dahil hindi ka makakabili ng fresh dito. Then, meron din akong cinnamon stick. Meron akong cinnamon powder. And meron akong paprika. Ayan. So, pagdating naman sa curry, meron akong curry sauce na concentrated. Ayan. Ito yung ginagamit ko lagi. Mabibili yan sa mga Asian store. Ayan. So, ganito yung laman. Ayan. Ganito yung kulay niya. Meron din siyang kulay green. Iba-iba yung kulay niya. Ito kasi mild lang eh. Yung isa, napaka-spicy yung red. So, ganyan natin yung oil. Ayan. Huwag lang masyadong marami. So, ayan, unahin natin yung ginger. Unahin natin igisa. Then, isunod natin yung garlic. Konting garlic lang. Next is onions. Yung white onions natin. Yan. Lutuin muna natin yung onions bago natin ilagay ang chicken. So now, okay na yung onions natin. So, sunod na natin yung chicken. Yan. Grabe, ang bango na ng ginger at saka garlic plus onion. Talagang lumabas yung amoy, yung aroma niya. Ayan. So, lutuin lang natin yung chicken bago tayo mo-proceed ng next na ilalagay. So, ayan, takpan muna natin hanggang sa maluto yung manok. Ayan, buksan muna natin. So, ayan. So, ayan, pwede na natin ilagay yung curry sauce. Ayan. So, depende sa inyo kung gaano karami ilagay niyo. Ako, nasa mga 3 tablespoon. Ayan. Then, i-mix lang natin. Pwede nyo yung dagdagan kung sa tingin nyo ay kulang yung curry sauce. Ako, depende sa dami ng chicken nyo. Ito sa akin, pwede na to. 3 tablespoon. Then, mix-mix lang natin siya. Then, bago natin ilagay yung coconut milk, kailangan naluto na muna yung concentrated na curry sauce. So, ito yung coconut milk. Pwede na natin siya ilagay. Buksan muna natin. So, ayan. I-mix na natin. So, ayan. Nalagay na natin yung coconut milk. Sa akin, enough na yung 1 can. Hindi ko na siya dadagdagan ng water or anything. Ilagay na natin yung cinnamon stick para mag-mix yung flavor niya at ang kanyang amoy. Yan. Dahil gusto ko maamoy talaga yung cinnamon, lagyan ko pa ng cinnamon powder. Kunti lang. And then, kunting paprika.
para medyo maanghang siya konti. Yan. Then, i-mix natin. Ang bango nung cinnamon stick and then cinnamon powder. And cinnamon powder. Takpan lang siya natin. Pakuluin ng isang minuto. Subuksan natin. So this time, ilagay na natin yung green beans para maluto kasi medyo matigas to. Ayan. Then, hayaan siya nating maluto dyan. Remember, kailangan natin siya i-mix palagi dahil yung sa bottom ng pan, masusunog yan. Lagyan siya natin ng black pepper. And salt. Kunti lang. At ito yung favorite ko na na herbs. Na sobrang bango talaga. Lagi kong nilalagay ito sa lahat ng mga niluluto ko. Well, except sa mga tinola. So yan. Mix natin. Napakaganda, tingnan nyo. So this time, yung last natin ilagay ay yung bell pepper. Dahil mabilis lang to maluto. At ayaw ko ng overcook. Yan. Di ba napakaganda tingnan? So mix lang natin. So in 2 minutes, luto na to. Wow. Gusto ko yung ganito, yung napaka-colorful ng niluluto ko. Ayan. So, i-cover ko lang siya ng mga 1 minute. So, ayan guys. Luto na to. So, wala na tayong idadagdag dito. Ready to eat na. That's it. This is my chicken curry version na simple lang. Enjoy! So ayan guys, may one cup of rice ako. Lagyan siya natin ng chicken curry. Ayan. Kailangan may presentation naman. With more chicken. Wow. So ito. So ito na yung chicken curry na may side na spring rolls and then 1 cup of rice. Yan, wow. Napakasimpleng gawin, walang kahit ano. Ang nilagay ko lang dyan is onions, green beans and then bell peppers. Yan lang. Sana mag-subscribe naman kayo sa channel ko. And then, i-click nyo lang yung notification bell para sa next time na mga lulutuin ko ay makapanood kayo. Ayun, salamat po. Mag-ingat kayo. Bye!